Guys, kamusta na po kayo? Okay. So, sa mga nanonood po ngayon at kung babago pa lang po kayo sa aking channel, so, huwag po kakalimutang mag-subscribe at i-click po ang click button para po ma-notify po kayo sa mga bagong upload videos ko. So, ang tuturo ko sa inyo guys ay, di ba po alam naman po natin na may mga ilang nakaharamdam po ng side effect po ng vaccine. Mas lalo't higit po kapag po tayo ay nakapagpa-booster shot na. So, ang tuturo ko sa inyo guys ay batay po dun sa na-experience ko po nung po ako ay nagpa-vaccine. First and second vaccine pa lang po ako guys. So, ito po ay ilan sa mga herbal plants. At the same time po, ay isinasama na rin po ito sa mga pangunahing lutuin. At ito rin po ay napakamabisang gamot po, lalo po sa mga nakakaramdam po ng side effect po ng vaccine. So, una po ay yung malunggay. Yan. Pangalawa po, yung pong ampalaya. So, wait lang guys ha. At pipitas po muna ako ng malunggay. So yun guys, so napansin nyo po, ako po ay naka-school uniform pa. Opo, ako po ay galing pa po sa trabaho. Kasi po talagang nagsilbing habit ko na po na simula po nung ako ay natutong mag-take ng malunggay syrup or ampalaya syrup, ay talagang hinahanap na po ng aking katawan yung pag-inom po nito. Kaya po pag-awas ko sa trabaho, nagpunta po ako dito ngayon sa bukid para po, ayan, manguha po ng malunggay. So sana po sa gagawin kong ito, sana po ay makatulong po sa inyo. Gusto ko lang po mag-share, which is based po sa aking na-experience. Naging maalwan po yung pakiramdam ko. Yan guys, so alam naman po natin na ang malunggay ay talagang maraming health benefits. Okay, magkaroon po muna tayo guys ng konting review regarding sa malunggay. So alam natin na ang scientific name ng malunggay is Moringa oleifera. At alam natin na ang malunggay ay isa sa mga mayaman sa vitamin A. At ito po ay napakagaling na antioxidant. Kung sinasabi natin antioxidant, iba't ibang uri po ng cancer cells ang kaya pong gamutin po ng malunggay. Nakapagpaalis din po ito ng fever o lagnat kung tawagin. So guys, so ngayon ikukuha na ako guys ng malunggay. At ipapakita ko sa inyo kung anong paraan na pwede natin gamitin para magamot yung ilan sa mga side effect ng COVID-19 vaccine. Okay. Ayan guys. Ayan, ito na. Ito na yung ating malunggay. So, ang dami po ng malunggay ay depende po kung ilan po kayo sa pamilya. Kung na-convince nyo po yung member ng family nyo, members ng family nyo ay mag-take din po nito, ay di mas maganda po, nadamihan po natin. Ano po? Susunod naman po natin ay ang, nakikita nyo ba yan guys? Yan, ampalaya. So guys, ang ampalaya po sa English, ito tinatawag na bitter gourd. So, ang ampalaya po at malunggay ay ginagamit din po ito, gamot din po ito sa lagnat. At ito rin po ay napakamabisang gamot kapag may mga respiratory infection po tayo. So, if you want to have a good respiratory system, so, dapat po mag-take po tayo ng ampalaya. Ma-fruits man po, or bunga nito, o kaya po dahon. Kaya kukuha din po ako guys ng dahon. Ano po? At ituturo ko sa inyo po paano gumawa ng ampalaya syrup. Guys, yan. Pipitas na ako ngayon ng dahon ng ampalaya. Yan. Pero para sa akin guys, kung iba naman po ay natatakot uminom nito dahil sobrang pait, mas maganda na guys ang tiisin natin
ang pait kaysa naman po tayo magkasakit, di ba ho? Ayan. So, kayo na po, kita nyo naman po kung saan ako kumuha ng malunggay at saka po ang palaya. So, ang isushare ko sa inyo guys ay batay po sa na-experience ko at ito naman po ay nagawa ko na. So, matapos ko po na magawa tong simple remedy para ma-overcome ko po yung ilan sa mga side effects po ng vaccine, ay talagang masasabi ko sa inyo na talagang 100% na effective po ito. So, marami po tayong mga naririnig regarding po sa mga side effects po ng vaccine. Ang common po ay talagang lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng braso na kung saan po itinurok yung vaccine, pananakit ng ulo. At gayon din po, para po sa mga magpapabooster, bago po kayo magpabooster or after po ng booster, mas advisable po na gawin nyo po ito guys. Kasi po makatutulong ito upang lumakas ang ating resistensya, at the same time, ma-overcome po natin yung mga side effects, especially po yung booster shot na sinasabi nila na talagang matindi ang effect na to sa atin. Kaya, ang ginawa ko guys, ganito. So, yung pong malunggay po, so, depende po sa inyo kung malunggay ang gagamitin ninyo or ang palaya. So, ang ginawa ko pong paraan diyan ay dinikdik ko po. Dinikdik ko po ang dahon ng malunggay. Kung malunggay ang gagamitin nyo, didikdikin nyo po ang dahon ng ampalaya kung ampalaya po yung gagamitin ninyo. And then, kakatasin nyo po ang mga ito. Lagyan po ng konting tubig, then kakatasin. So, ganun lang guys. So, kung gusto nyo pong lagyan ng serpentina, ang malunggay, ilang dalawang dahon lang po ng serpentina siyang ihahalo ninyo sa dinikdik na dahon ng malunggay. Tapos, ang paraan po ng pag-inom guys, kung ikaw po ay first timer or beginner, 2 kutsara 3 times a day. Pero kung bihasa ka na sa pag-inom nito, katulad ko po guys, ay talagang bihasa po kami sa pag-inom po ng malunggay syrup. Talagang katas po ng malunggay, purong katas ng malunggay, at purong katas ng ampalaya. Kami po kung mag-uminom po kami nito ay kalahati pong baso. Lalo po na pinaghahandaan ko guys yung booster shot. So bago po mag-booster shot, talagang pinaghahandaan ko na po ito. Then after po ng booster shot, ay magte-take po tayo nito. Kung gusto niyo po guys na sundin po yung i-share ko po sa inyo. So, after ko pong magpo-first and second vaccine, so medyo na konti lang po yung naranasan ko pong side effect po ng vaccine sa first dose at saka po second dose. So, sa booster shot naman po, sinasabi talaga nila na medyo matindi po ang effect nito sa ating katawan. Kaya kahit po sa may pa po ako magpapa-vaccine, nagpapa-booster shot, ay tuloy pa rin po ako sa pag-inom nito. Alam naman po natin na talagang kilalang kilala ang malunggay at ang ampalaya batay sa mga health benefits na naibibigay nito sa ating katawan. So ito po ay nasubukan ko na guys, kaya kung gusto niyo pong itry, wala naman po masama. So sana po itong na-share ko sa inyo ay makatulong para ma-overcome po natin yung mga side effects. Okay, so sana po nag-enjoy kayo sa aking pagbibigay ng konting kaalaman tungkol po sa kinatatakutan po ng karamihan tungkol po sa side effects po ng vaccine. So sana po kung nasa sa inyo naman po kung gusto niyo pong gawin ito o hindi. Pero dahil nga po sa mismo ako po personal na naka-experience ito at nagawa ko po ito, wala po ako masyadong na ramdamang side effect. So yun guys, thank you for watching. Sana po ay makatulong po itong ibinigay kong konting kaalaman. Bye guys.